Magandang umaga, Netizens. Ngayon po ay araw ng Webes, November 18, 2021 at narito po ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dyan po sa Palawan at Mindanao. Habang Northeast Monsoon, nakakaapekto naman na lalabing bahagi ng Luzon. Samantala, patuloy pa rin po na binomonitor ang isang LPA na nasa silangan po ng Mindanao. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo, pero hindi po inaalis ang posibilidad na lumakas pa ito bilang isang ganap na bagyo. At kapag naging bagyo habang nasa loob ito ng ating area of responsibility, ay papangalan ng UDET ng PAGASA. Patuloy lamang po magantabay sa iba pa nating weather updates at sa mga updates na ilalabas ng PAGASA ukol po dito sa nasabing sama ng panahon. Samantala, dahil pa rin po sa amihan, nakataas ngayon ang gale warning dyan po sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, na kung saan ay delikado pong pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat. Para naman po sa lagay ng ating panahon, malaking bahagi po ng Luzon, particular na po dyan sa may Cagayan, ay asahan pa rin po natin na magiging makulimlim ang panahon na may kasama po yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon kasama ang Metro Manila ay generally fair weather condition, subalit asahan pa din po ang tsansa ng mga dagdian o pulo-pulong mga pag-ulan, dulot po yan ng localized thunderstorms at ng northeast monsoon. Samantala, ang Visayas at Mindanao ay improving weather na po tayo dyan, generally mainit at malinsangan mula umaga hanggang tanghali, subalit pagsapit ng hapon ay asahan pa din ang mga dagdian o pulo-pulong mga pag-ulan, dulot po ng localized thunderstorms. Kung kaya, maging handa po sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. At patuloy po na mag-ingat, maging alerto at patuloy na mag-monitor sa lagay ng ating panahon.